Hi guys! I am back from, you know, my second home, Japan. Ano pa ba? Lagi na lang ako nandun. Sansawa na ako. We went there last January, first week of January, and we went again. This time it's for a work trip. Meron akong mga binili, pero hindi siya karamihan, pero it's more of, I guess, high value items. So happy sa mga napamili ko this time around. I think we should start first with Bebo's Valentine's gift for me from Ami Paris. Ayun po siya. Ito lang ata yung inuwi kong paper bag kasi very special to sa akin. And going there sa Japan, ito talaga yung target kong bilhin. But I wasn't sure on the color, the style. But I knew I wanted the cardigan. So, this is what Bebo got me. Wow, hindi ko pa nabuksan na. Wow! This is a black cardigan na may logo ng Ami Paris dito. A for Angelique ba ito? But you know me, hindi naman ako bibili ng mga ganito kasi hindi ko ma-justify. Kasi hindi naman tumura. Especially for a clothing piece. Usually kung may bibili na ako mahal, it's usually a bag or a pair of shoes. Pero I think this will be a nice piece, a nice addition to my wardrobe. I can wear it pag nasa airport, pag may events tayo. Ang ganda. So nag-iisip pa akong kailan ko siya iuunang labas. So that is from Ami Paris. Okay, next naman natin. Nakatawa. Para na-underwhelmed kayo no pagkatapos ko ipakita yung Ami Paris. This one is from GU or GU. And sabi ko nga sa inyo, kanyari pumunta kayo ng end of winter or kung anumang season, minamatch nila yung mga pieces na mga available sa store. They're preparing for the next season. So since summer na ang next season, happy ako kasi mga available na items dun ay masusuot ko talaga dito sa Pinas. So bumili ako ng brown na sando. Para siyang mesh. Kasi ayun siya. Medyo butas siya. Medyo butas. And I also got this cream colored one. Alam niyo naman sa GU or sa GU, sobrang mura. So, nakakatuwa talaga mag-shop doon. I also got a pair of pants. If you guys know me, hindi ako mahilig bumili ng pants kasi sobrang tamad kong magsukat sa mga fitting room. Especially nung recent trip natin sa Japan kasi naka-heat-tech tayo. Kailangan pahubarin yung sapatos mo. Ayan, but I ended up getting this pair of beige pants na maganda ang fit. This one is a set from GU or GU as well. It's a gray set. Sa men's section to, pero meron kasi mga branches nung big camera na yung ibang levels ay GU or GU. So, doon nag-shop si Bebo. Ako sabi ko, dito ako sa mga camera. Ito ang happiness ko. So, nagme-message siya sa akin na, love, meron magandang set doon na available sa men's. Sabi ko, okay, whatever. Kasi busy ako sa mga filters. Papakita ko sa inyo mamaya mga pinamili ko. Pero, so si Bebo, hindi mo pa binili ito, diba? So I think it was the next 2 days na pumayag na akong pumunta sa GU. Wow, kala mo naman. Kawalan ako sa GU. Nabili namin to. And yun ang masaya kasi share na kami dito ni Angelique. So, ako muna magsusuot niyan. Okay, next one. You already know, I gotta get something from Hare Japan. Since our first vlog, alam niyo naman na bukang bibig ko yung shop na yan kasi gustong-gusto ko talaga yung mga pieces nila. Pero itong recent trip namin, even last month, wala ako nabili kasi hindi ko masyado trip. Yung style nila parang nagiging weird. Or masyadong maximal. Hindi lang ako yung market. Magrabe, weird. Wala rin nagustuhan, weird na. Pero kasi nung before, you're weird. Happy ako sa mga napamili ko doon kasi very basic, classic pieces. Meron ako nagustuhan na sa trip na to. It's a pair of denim pants. It's giving me Carl John Cruz vibes. And available siya in 3 different washes. Meron silang dark denim, tapos merong gray version. But I ended up going with this wash. And maganda yung fit niya, tsaka maganda yung parang distressed. So, buti na lang. Naisip ko gawin tong haul to ngayon kasi gusto ko na siya sautin. And I think our last clothing piece, this one, ito lang yung napamili ko nung nag-start na yung work trip ko with Fujifilm. Part of our itinerary, we were supposed to go to a museum, kaya lang sabi ng mga ibang delegates, no, we want shopping! So, dinala kami sa outlet store. So, binigyan kami ng 3 hours or 4 hours to shop. Basta ang tagal namin dun. So, sabi ko talaga, wala akong bibilin. But, I ended up getting this one from Adidas. Perfect siya pag mag-ride revolution tayo. Ride revolution talaga. Ride rev na lang. Diba ito yung mga suot ng mga maihaman? Yung mga nakaganyan, oh. Tapos, 1, 2, 1, 2. Maganda yan kasi hapit na hapit yan sa biceps natin. Ang kailangan ko na lang i-work yung chan ko. Kasi, pag, alam nyo naman, pag ganito yung suot ko, mas nauuna yung chan ko. Oh! Next naman natin is shoes! Okay, first is this one. This is from Prada. Hindi ko na inuwi yung paper bag tsaka yung box kasi sabi ko parang masyado na siyang bulky. But ito yung binili ko. Tinanong ko pa yung stylist ko kung approve sa kanya to. And approve daw sa kanya! Ang ganda! Mukha siyang ipis. Parang ipis na malaki. Yun yung kulay niya. Diapason Opaque Brush Leather Lace-Up Shoes.
This is from Prada's new collection and I made sure na pumunta sa Aoyama branch nila kasi yun yung flagship store nila. Nung day na pumunta ako doon, meron silang free notebooks. So sabi ko, hindi ako aalis dito nang walang bibirin kasi gusto ko ng free notebooks. So I ended up getting a pair of shoes, which I'm so excited to wear kasi alam nyo naman, most of the shoes that I have here, yung mga leather shoes, yung mga pointed, tsaka color black siya. I feel like this is a nice addition kasi mahilig din ako mag-denim, mag-brown pants, so parang perfect yung palette na to na hindi naman puro black shoes. Narealize ko, most of the shoes that I buy are from Prada. Kasi meron ibang mga luxury houses or brands na di ko talaga trip yung mga shoes nila kasi sumisigaw yung mga brands. But this one, sakto lang siya. Eh, wala kang Prada eh. Yeah, wala. Ito lang, may maliit. Yun lang siya. The next one, hindi siya brand new. I got it from a vintage store. And this is from Martin Rose. Meron binili na shoe si Bebo na Martin Rose na collaboration with Nike ba? Ito ang binili ko. Parang medyo nahihiya ko na may heels siya. Pero, gaya na may mga uso ngayon yung mga high cut na boots. Ang ganda nito kasi it gives me a little bit of height at the same time. Pag nagsusot ako ng mga pants ko, ito lang dulo yung kita. Which is perfect kasi hindi ko trip yung mga Chelsea boots or yung mga pointed boots na pointed. Malamang. Meron kasi ako sinasuot na pointed shoes from Diesel. Pointed siya pero square yung toe niya. So, ayan na. Yan yung mga gusto kong fit. Ayoko kasi ng mga ganun. This one I got from Kindle sa Shibuya branch nila. Meron silang separate building na dedicated for menswear. So happy na nakita ko to at binili ko siya. And maganda pa yung condition niya. Sana lang ay kailangan ko na siya suotin siguro, no? Para malamig matagal na siya hindi na suot. Alam mo yung mga ganun. Matatanggal yung swelas. I'm so happy suotin ko na kaya ito. So that is our shoes. I think we should head on over to filters. Random. Random filters. Pero oh my gosh, ito ata yung pinaka na-excite ako sa trip na to. Kasi pag pupunta ako sa Big Camera, hindi ko lang pinupunta yung mga filter section nila dun. Pero alam niyo yung mga diffusion lens. Ewan ko, kung nakita niyo yun sa feed ko, pakita natin yung mga pictures dyan. Alam niyo yung mga dreamy vibes. Kasi nung nag-shoot kami for Rich Boys ni Angelique, yung photographer namin si Andrea, yung mga kinakabit siya mga diffusion lens nung nag-shoot kami. Tapos nung diretso na dun sa laptop yung mga pictures. Ang ganda nung kinakalabasan. So, nakita ko meron siyang mga dreamy filters. This one is Black Mist. Ayan. So, if you plan on buying, make sure alam nyo yung lens nung camera nyo. Yung camera ko, which is the Fujifilm X100D, hindi compatible to mga lenses. Although, pwede siya kasi 49mm yung lens nun. So, what you do is you buy this adapter ring. Ayan. So, ikakabit nyo lang tong adapter ring, tapos dito nyo na rin ikakabit yung mga diffusion or filter lens nyo. So, I also got the Twinkle Star, nakakatawa. Pero, magagamit mo siya paggabi. Kaya rin mga street lights, or kaya rin mga Christmas lights, magmumukha siyang star. Kung yun yung aesthetic nyo. Pero, ito talaga so far yung favorite ko, which is the Kenko. Kenko. Pro One Digital Pro Softon AW. Screenshot nyo na lang. Hanapin nyo na lang to. Pero ang ganda niya. It's giving me, alam yung parang pagmalabo yung mata nyo or yung parang nadaplesa ng oil. Ganun yung vibes. Okay ba yun? Pero ganun yung vibes niya. Ang ganda. Gusto ko siya. Pero hindi siya okay pag kaya rin gusto yung mag-OOTD. It's mostly for yung mga, like yung mga weddings. Nag-shoot ako ng mga weddings. Or yung mga lifestyle shots lang. Yung mga pang-everyday shots lang. It's really a different vibe kung trip nyo yun. So pwede nyo na lang baunin to. Lagay nyo sa bag nyo or sa camera bag nyo if you guys want to change up your photography. Well, photographer yarn. Fujifilm, fly me to Sydney. Kasi meron pa silang isang summit na mangyayari this year. And nakakatawa, di ba, finlight nila ako sa Tokyo for this trip. And meron pa daw silang isa sa Sydney. So, nilagay ko sa broadcast channel ko na, guys, support nyo yung new post ko para ako yung dalhin nila sa Sydney. So, nakita nung Fujifilm na parang, uy, grabe mga fans mo, no? Gusto talaga nila na ikaw yung representative sa Sydney. Hindi nila alam na meron tayong broadcast channel at meron tayong mga inside jokes. Anyway, oh my gosh, where do I even begin with a snack? This one from La Pecan. I'm so happy kasi meron pala sa Tokyo na ganito and I think it's only available in Ginza. Pag pumunta kayo sa Ginza, search nyo na lang to, i-Google Maps nyo. Walkable naman siya. Pero wala siya sa Main Street. But this is really our favorite. We also got the assorted one. Meron siyang matcha, dark chocolate, and yung white chocolate. Yung bestseller nila is white chocolate. So I got a bunch of packs. For actually, parang kalahati ng maleta ko ay puro ganito. Kasi ito yung mga papadala natin sa family and friends natin. Next naman is from Tsukiji Market.
Oh gosh, nag-Tsukiji Market talaga kami just to purchase this again. Kasi hindi namin ito nakikita anywhere eh. So, ayun, ang saya. Tingnan nyo yung likod. Meron siyang kasamang pang-open. So, yung mga macadamia nuts, naka-crack na siya. Tapos, ilalagay mo na lang itong parang tool na yan. Susuksok mo, tapos tutwist mo. Tapos, mabubuksan natin. Makakain nyo na yung macadamia nuts nyo. So, yun talaga yung masaya sa Japan kasi pinag-iisipan talaga nila lahat. Even the packaging. Parang hindi sila nag-gatekeep. Ayaw nilang mahirapan. Nagustuhan din siya ng family ko. So, bumili ako ng marami for them. Oh my gosh, ang dami pala. Meron pa kami ibang packs dyan. Hindi ko na lang papakita sa inyo kasi yan ang merienda namin ni Angeli. Di ba meron ako dyan favorite na Meiji Kinoko Chocolate. Binibili ko na lang siya sa Lazada. And then, meron din akong gusto yung Milo Nugget. Pero, parang mas nagustuhan ko na ito ngayon. You can buy this sa mga convenience store or mga pharmacy. Available din to sa ibang mga Don Quixote. Ayan siya, ganyan yung itsura niya. Ang sarap. Mas buo yung lasa niya. Yung pagkakagat mo nung chocolate bar, parang merong mga nakakrush na Milo, so, masaya. Pero ayaw kong recommend na kainin nyo siya straight from the pack. Lalo na pag nakauwi na kayo sa Pinas kasi parang medyo nagme-melt. So, pwede siya, well, may tips yan. Like, just pop it in the freezer, take it out after 5 minutes, and you're good to go. Jeez. Oh, this is a recommendation by May Gisado Fam. Alam niyo yung favorite kong chocolate na yellow yung box. Sabi nila, meron daw matcha version. So, yan, nag-uwi ako ng iba. Thank you so much for the recos. Next naman natin is grooming / skincare. This one is the viral TikTok product, which is Fino Premium Touch. Hindi ako aware sa mga TikTok trends or yung mga usap-usapan online, pero binili ko to kasi dumaan siya sa FYP ko. Tapos, ginamit ko siya sa Japan. Nawala talaga yung volume ng buhok ko. Sobrang bumagsak siya dahil sobrang lambot niya, which is, I think, a good thing for girls. Pero okay din siya kung guy kayo tapos wala naman kayong lakad the next day kasi sobrang baksak talaga yung buhok niyo dahil sobrang lambot niyan. So what you do is you just put it on your hair after nyo mag-shower, after nyo mag-shampoo, and then maglagay kayo ng hair mask. Leave it for about 15 minutes, tapos i-rinse nyo na. Ayan po siya. I think I'll buy more. Announce ka na ba? Yes, I'm going back to Japan. Alam nyo naman, umuwi lang ako dito sa Pinas pag kailangan. So, babalik na naman ako sa ano ko, mga senpai. Ang tawag dun? I'll try to look for a link sa Lazada. Tapos li-link ko na lang siya sa description box if ever. Wala kayong trip sa Japan anytime soon or wala kayong pwedeng pasabayan. Next naman natin is Toriden face mask. Na-discover ko to when we went to Korea ni Bebu. And pag meron ako events or pag kulang yung tulog ko, nilalagay ko to sa mukha ko. Feeling ko sobrang fresh ko. So, nag-stock up ako kasi na-realize ko ubos na pala yung ganito. So, yung mga ganito nilalagay ko sa ref. Tapos, I just leave it on my face for, I think, 15 minutes also. So, I only use it pag meron tayong mga important events or shoot. Buti nga meron silang mga 3 pieces lang eh. Okay, next naman is this one. Viral din to sa TikTok. Ano siya? May tawag dito? Screenshot na lang. Ayan siya. Pero, pampawala nung dark under eyes. Ayan. So, ilalagay niya na siya sa mata nyo. Parang mas happy ako dun sa Innisfree na nabili ko sa Korea. Or hindi ko pa masyadong nakikita yung results dito. Hindi ko pa masabi. So, kayo na lang bahala kung gusto yung bumili. Kayo na lang mag-try. At ako na lang balitaan nyo. Kasi, like kagabi, sobrang anto ka na. Hindi ko na nalagyan yung mata ko. So, mas happy ako dun sa Innisfree, I must say. Kasi, ewan ko, mas feeling ko mas hiyang ako dun. Next naman natin, this is not for me, but pasalubong. For my dad, ito lang yung bilin niya sa akin for this trip. Kasi yung last time yung bilin niya sa akin, parang anti-acid. So this time, gusto niya dito mga parang spa or mga masks para sa paa. Tapos pag tinanggal mo, alam niyo, lalabas yung toxins niyo. Ayun, magiging ganun yung kulay. Magiging kulay lupa. So, papatry ko sa tatay ko tapos I'll let you know. Okay, next is, oh, I only got one hair product for this trip. I'm so proud of myself kasi ang dami ko pang hair products dyan sa dito. So, this is the only thing that I purchased. I got this from Loft. This is Wolfman Texture Hold. As you can see, very messy siya. I won't recommend this product kasi medyo makalat siya. Tsaka, pag nilagay nyo siya sa buhok nyo, hindi talaga siya matitinag. Hindi nyo kailangan ng hairspray. So, okay din naman siya for travel kasi you don't have to keep reapplying. Like, kanyari, mag-hair wax ka once or this whole day na yun. Kaya niya na yun. So, again, Wolfman. Okay, ready na tayo sa lahat. Matatapos na, guys. Next naman natin is bags. Feeling ko for this trip, ako ang nanalo sa mga luxury bags. Vintage luxury bag. Wow, competition yan. This one is actually a gift by JLCC, Japan Luxury by Christian Carlos. This is a Celine bag. A vintage Celine bag, which I like. Gusto ko yung silhouette niya kasi fan ako ng mga, alam niyo, camera bags. Ayan siya. And perfect siya kasi it's very spacious. Oh, may kasamang ano, dust bag. Never
never pa ako nagkaroon ng bag na parang cherry red ang color. So this is a great addition. Bag collection. Thank you so much, JLCC. They're also opening a store here in BGC very, very soon. I'll let you guys know or post ko sa IG stories ko pag nag-open na sila. So please do visit them kasi marami silang mga dadali na bags from Japan. So this one is also a purchase from JLCC. Alam niyo, pagpupunta ako sa mga Second Street, Rincon, Kindle, Casanova Vintage, Vintage Luxury Stores sa Japan, lagi ako may nakikitang bag na ganito. And lagi ko rin sinusukat yung mga bag na ganito kasi gusto ko yung mga gantong. I'm so happy at nahanap ko siya sa JLCC. So binili ko na to. They gave me a really good deal for this bag. I think SRP nila binigay. So thank you so much, JLCC. I'm so happy with this bag. Fan ako ng mga ganito kasi brown and black. Parang okay lang kung nangyari naka-brown or black tayo. I won't feel so bad pag minimix and match ko kasi two-tone naman siya. Okay, itong last two items natin, ito ang top favorite purchases ko for this trip. Underwhelming. Okay, this is... Oh my gosh, guys, ang ganda! This is from Bottega Veneta. This is Bottega Veneta Classic Intrecciato Cube Tote Bag. This is around 250k, pero I got it for a really, really good price. 70% off ko siya nakuha, ganun kalaki. And I'm so happy. Hindi siya color black, pero iba-iba yung register niya. Minsan color green siya, minsan color black. So I'm so happy kasi parang ang versatile niya. And you know me, I really love big bag. So I always bring a huge tote pag nagta-travel ako or pag nag-e-errands ako. Kasi nandun yung vlogging cam ko, yung Fujifilm camera o GoPro. Parang binili ko to after my workshop with Fujifilm, after nung work ko. Sabi ko, punta tayo sa mga vintage stores. Nakita ko to sa Rincon kasi para nagtumitingin lang ako ng mga dami. Tapos may nakita akong bag na malaki sa dulo. Sabi ko, oh my gosh, how much is that? So parang naka 15% off pa to. Tapos binigyan pa ako ni Kuya ng additional discount. Here's the bag. I'm so happy. It's a cube bag. So I think perfect din siya for the city, for the beach, and perfect kasi meron din akong upcoming na sa beach location. So I'm sure I'll bring this bag. So again, this is the Classic Intrecciato cube bag. So speaking of green or army green, this last piece or last purchase natin is also in the same color. Oh, malaki siya. Oh my gosh, guys! Grabe laki. Kasha ba? This is the Remova or Remova trunk. Yan ba yung tawag? Trunk luggage. This is the biggest size already. I think one size lang. Originally, ayoko talaga ng black. Kasi black na yung maleta ko. Na trunk din. Meron din ako nagustuhan na gray. Pero nung nilabas nila to, parang nasold talaga ako sa kanya kasi... Ganda ng color niya, no? Ako talaga, mahilig ako sa mga trunk na bag kasi what I've been using for the longest time, I think for 7 years na, is the black version of this na matte naman. So, itong bago nila is new logo na. So, the one that I have right now is iba pa yung logo, which is binago na nila ngayon. So, sa Remova or Remova, ang warranty nila is 5 years. Pero yung bag ko kasi, yung maleta ko, 7 years na. So, hindi na siya covered ng warranty. Alam niyo yung nag-chargaw ako, yung pag, parang binalibag ko talaga siya dun sa mga bato-bato. Nung pandemic, kung naalala niyo, palipat-lipat kami ng lugar. Naalala ko talaga, puro scratch yung bag ko eh. Dinala ko na rin yun sa lahat ng trips ko. For the past 7 years, yun ang talaga ang gamit ko. So, sobrang gamit na gamit ko na siya at medyo nasisira na yung dito niya. So, since di siya covered ng warranty, nagtanong ako sa Remova dito sa Philippines. Tapos, since di na siya covered, babayad ka na lang. And I think mga 9K ang bayad pag ipapareplace mo yung zipper. So, I'll try to bring it. Try ko kaya dalhin mamaya para ma-quote ko kung magkano ang repair. Kasi sayang eh, maganda yung quality talaga. Pangit lang dito sa bag na to. Although ito ang nakasanayan kong bag, pangit lang siya. Kunyari meron kang kasamang ibang traveler. Parang ikaw yung jahe sa group. Kasi pag nilalagay siya sa trunk or sa likod ng kotse or van, parang siya yung medyo awkward yung size. Kasi di ba yung mga normal is yung maninipis lang. So kaya pang pagpatungin yung dalawa. Kung may ganito ka, parang, man ba yun? Hassle naman to si kuyo. So... yun na issue ko sa kanya. Pero ito talaga ang bag na nakasanayan ko at gamit na gamit ko. Meron pala siya kasamang dust bag. Which I don't have dun sa last kong luggage na binili. Ayun siya, ang laki. So, if di mo naman siya ginagamit at wala ka namang travel, pwede mo siyang itago. So, meron siya kasamang dust bag, which I'm so happy about. That is it for our Japan haul. Bye-bye na. Wala na outro. Okay, bye!
Okay guys, so kakatapos lang po natin mag-gym. And now, meron tayong shoot with Mega. It's gonna be a print feature. So I'm really excited. They're gonna feature yung mga perfume collection ko. And then we're gonna shoot a separate one. I think video naman. For my bag collection naman. So I'm so excited. Mag-isa nga lang ako. Wala akong kasama. So okay lang. Bibilisan ko na rin kasi gagalingan natin. Kasi meron pa kaming kailangan i-shoot na dalawang video. Ako meron ako kailangan i-shoot for Joe Malone. Tapos mamaya meron kami kailangan i-shoot ni Bebo together. So kailangan pag pumasok tayo sa set, mabango tayo kasi perfume nga yung feature natin. Ito yung ginamit ko. First time ko lang gagamitin. Jo Malone, Mir, and Tonka. So hopefully, may mahanap ako doon to help me with my BTS. So, I'll see you guys later. Hi guys, kakauwi ko lang po from my shoot with Mega. I'm super excited. Sorry at hindi ako nakapag-BTS kasi may bobo nangyari sa akin, guys. Oh, no. So, ako lang nga mag-isa sa shoot, diba? So, hawak ko yung maleta kong malaki. May tatlo akong damit na nakasabit. Meron akong bag na nandun yung mga gadgets ko. Meron akong isang tumbler doon na may tubig. Tapos meron din akong hawak na isang Starbucks na drink. For a moment, nilagay ko siya dun sa bag kasi kailangan ko ng tulong iakyat yung maleta papunta dun sa elevator at pagbaba ng office. Tapos pagkakita ko, nung nilalabas ko na yung gamit ko, ubos na yung kape. So sabi ko, oh shit, mukhang nahulog ang kape natin sa bag. True enough, sobrang soaked lahat ng gamit ko. Andun yung Fujifilm camera ko. Syempre, ang GoPro natin ay nag-survive kasi waterproof yan. Yung vlogging cam ko na merong external mic. Meron ako nilagay na wide lens. Wallet ko. Bobo talaga. So isipin mo, sobrang excited ako to be there sa shoot kasi first solo feature ko yon, especially with Mega. So syempre, pagdating ko doon, sa start na akong ayusan. Pero hindi, sabi ko, punta lang po ako sa CR at inubos ko yung tissue nila kasi kailangan ma-absorb ng tissue yung mga kape doon sa bag ko. At yun, pina-blower ko na rin doon sa makeup artist yung camera. So, apat ang shoots ko today, diba? Meron akong video for Mega, merong photo layout. So, may kailangan ko i-shoot for Joe Malo and then may isa pa for Libis, yung Vienna sausage. I have to do it all today. Time check. It is 8 PM. Kailangan pumunta sa mall at bumili ng bagong camera. Siguro pagbili ko na lang ng camera, papa-repair ko tong camera. Tapos, papaayos ko muna. Tapos, bibenta ko na. Ewan ko kung anong bibenta ko, yung old one. Although, happy naman ako sa camera yan. Kaya lang, sabi ng mga friends ko na nag-message sa akin, pag COVID ako tumapon, hindi na yan mare-rescue. Kasi, nakita ko nga rin online, meron daw acidity. So, pag dumaan yan sa loob ng camera, wala na, sira na. Meron akong pinareserve na camera. I think MR50, R80. Hindi ko alam. Tignan na lang natin. But, let's go! OMG. Oh, nag-vlog na talaga. Kasi nandito na ako sa Mega Mall. Tapos bibili ko na yung camera. Tapos nung pagka-open ko, sabi ko, sir, ito yung kasi yung nasira. Tapos biglang, oh, bumuka. Sabi ko na lang, ay hindi, nagpapanak kasi yung jowa ko. Hi guys! We are back in Manila. Grabe, parang ngayon nag-manifest yung pagod namin. It's giving me yung time na nag-Europe kami, tapos yung pag-uwi, yung parang feeling jet lag. Ang feeling ha, pero grabe yung pagod. Like, nagising kami mga 2 PM na. Eh, parang nagising naman ako ng mga 7 AM. Uminom ako ng gamot kasi medyo feeling ko nagkasakit ako. Kung kailan pa talaga hindi ako nag-ice cream nung trip na to, hindi ako uminom. Dito ko pa na-feel kasi ang tagal ko bago naisip ang bumili ng payong, eh medyo maulan sa Japan nung pagpunta namin. Ayun, may sakit ako ngayon. Inisipan ako, inuubo. So, sana mag-treadmill para pagpawisan ako. Pero ayun, pagod na pagod. But, back to work today. Today's a Saturday. We have a shoot with Fendi! Oh my gosh. Nasa airport pala ako. Na-excite na ako kasi nag-inquire na sila. And sabi ko, Fendi is one of the brands na sobrang generous sa akin. So, galingan natin. So, they sent me a look. Isang look lang yung kailangan ko i-shoot. This is from their Spring Summer 2024 collection. Ayan, ito yung parang trousers or shorts ba to? Meron tayong polo. But parang ito yung focal point ng ating look, which is nung nag-message sa akin yung PR, sabi ko, bakit po may skirt? At mini skirt talaga. Hindi, sabi niya, hindi, toolkit yan. Look at it. So nice. Meron siyang Fendi na buckle dito na logo. And at the back, it says Made in Fendi. And then for our bag, of course, we have here our Fendi baguette. Whoa! Ganda. Super nice. We have here our Fendi soft trunk baguette. This will be our bag for our shoot. And then for our shoes, we have here. Wow, this is very me. This is Fendi Force
Vittel. But it's so nice, it's so me. So we'll be shooting that today. Yung kinuha ko na ng photographer ay neighbor namin. So tatawid lang ako sa condo niya. Happy Sunday! Aga ko po nagising today. So, hindi na tayo ngayon sa gym. Solong-solo natin. So, let's work out! Hi guys! Happy Monday! We are back in Manila. Feeling. Tagal ko na kaya naka-uwi. But I'm so happy nakapag-gym ako at 8 a.m. Super aga. And now I'm on my way to my 11 a.m. appointment at Belo. So yun ang agenda natin for today. Back to Belo and then tomorrow back to work na talaga. So let's go! Let's go! Belo day!